ito po yung X-ray machine natin. Dito yung X-ray machine, mobile tayo. Sa po natin. Okay, pagaling muna natin siya. Ayan, good plate. Dito yung screw na gagamitin natin saka yung mga allen wrench. Okay. Tapos, ito yung pinaka-base ko. So, yung base. Napansin nyo dito, dalawang butas. Dito sa kabila, isa lang ang butas. So, lagayin po natin yung dalawang butas sa ilalim po siya. Tapos, kung napansin nyo, hindi yung parehas ang haba niya. Yung dito. So, papantayin mo siya. Ganun nyo. Yan. Then, pag nagayin nyo na, tapos, pag naiikit nyo na, babalik rin nyo lang po. Ay, ta! Yan! So, yung dalawang butas dito, yan, dalawang butas, dalawang butas, dalawang butas, mapapasa ilalim na siya. Tapos ito, mapapansin nyo po dito, may yung butas na medyo nakalubog. Kasi para sa tornilyo, nakapasok yung screw dyan, yung allen type screw natin. Then, igaganan nyo lang siya, tatakip nyo lang. Yan, sasakto nyo lang sa butas, nakaikis siya. So, itong butas, para palagay nyo. Ikis lang. Lagay nyo lang yung lock washer. Yung lock washer. Kailangan importante yung lock washer. Then, tapos, ipitan lang natin. Ito na lang. Balikan nyo po ulit. So, lagay nyo lang sa pin sa ilalim para hindi magkasgasan yung ganito, ito po yung nakalit natin. Yung gulong na. So yung gulong sa bandang loob. Pusid na kayo dito sa pinaka ano niya. Support. Then, dito. Tignan mo lang din. Then, dito. Gamitin yung gulong. Pwede nyo iangat. Balance lang na mabuti din. Higpitan nyo po yung nut dito. Itong nut na to, higpitan mo lang. Pero kung imabumbo pa siya, dito yung medyo nagagalaw yung x-ray, kailangan iba ulo siya para yung gulong yung mas nakalapat sa flooring. Okay, pagkatapos ito, babalik tayo na po natin. Make sure lang po na meron siyang nakalagay na lock washer. Importante po talaga yung lock washer. Para hindi po lumuluwag. Pwede nyo na po yan. Pwede nyo na po ito ilagay kung wala na kayong kakabit yan. So gaganan nyo lang yan dyan. Sasagad nyo lang po para ano, dapat nakasagad. Yan, para takip na takip. Ipupus nyo lang po doon. Medyo mahirap na siya kanyarin. Okay. Pag okay na tayo dyan. So ito, dito to. Yan. Kukunin natin yung arm. Ang pagkakabit po nito, so, punta ka dito sa kabila. Yan, papasok nyo lang to. Medyo kakapay nyo lang kasi bumabangga siya dun sa, meron siyang binabanggaan sa gitna. Yan. Kakapay nyo lang. Pumasok na, madirekin nyo lang. Yan. And then, kukunin yung wire. Nandito lang yan. Kapag nakuha mo yan, papansin nyo, huwag na idudugto lang ganun. Kasi pag dinugto nyo, direkta na po yung 220.
So, ayun kasi para ulit niya. Ayun ito. Sayunin ko. So, sandali na lang po yung ano. So, itong ground, importante ito. Kadit-kadit po yung ground. So, mapaalalahin nyo lang po para hindi kayo mahirapan magkadit. Kailangan mas maganda kung mayroon kang tagahawak. Kasi baka malaglag. So, pag hindi nyo kabisado, baka pumabitawan nyo. Delikado po. Tapos may nakasulat portable type, nakataas talaga siya. Diyan, napapansin nyo sa sakit niya. Magkaiba. Susundan nyo lang. Kung alin nyo magkakasya, di ba, nakita nyo ito. Yan, para sa kanya yan. Huwag nyo po itong didiretso, ha. Yan, baka may diretso nyo pong saksak. Tapos sinaksak nyo sa, ano, sisira yung ating tube. So, ito, from unit, so, akyat. Then, from sa baba, supply, dito naman sa kabila. From unit, lumabas ulit, then, punta na dito. Tapos, papasok nyo lang po siya sa loob. Yan, insert nyo lang. Kailangan nakapasok mong mabuti kasi kung hindi, hindi nyo yan masasarado. Tapos to, medyo ibibindo lang papasok yung ground. So, kung nakapasok po yan, so, shoot na po siya. Yan, kunin mo to. Yan. Tapos tong dalawang naka-usli na yan, ilalak mo lang siya. Shoot nyo lang, then push nyo lang pababa. Yan, ganoon na po siya, nakalak na siya. Okay, ganito. Yan, tubo nyo yan. Para sa kanya. Kada, dito lang po tayo sa dito po kailangan medyo maingat tayo kasi sensitive po ito. So hindi siya pwedeng mabagsak. Kung mabitawan, baka mabitawan. So masisira po talaga yan. Pagkahawak po ganito. Yan. Kailangan nakasupport. Nakasupport sa arm mo. Lalo na kung mag-isa ka lang. Pero mas maganda mayroon kayong katulong sa pagkakadit. Tapos dito, pansin nyo, may rubber. Angat nyo lang yan. Yan. Tapos hanggang taas nyo hanggang dito. Yan, para umatino siya. Tapos yung lock natin, andito kasi siya. Yan. Pinalo ko lang palabas para makalabas yung lock. Then ito, mapapansin nyo, mayroon din siyang ganun. So, shoot nyo lang yung ano. I-shoot nyo lang po ito. May parang, yun o, nakaganon. So, dyan nyo siya. Hindi siya pwede nakaganon kasi hindi nyo mapapasok. Dapat dito siya. Parang pinaka-stopper po kasi siya. Kaganon. Tapos, mayroon siya ditong guide. So, hindi mo siya basta mapapasok. Sundan nyo lang yung guide. Ito yun o. Tapos, mayroon din ditong. Ayan. So, sundan nyo lang. Hindi yan pwedeng i-shoot nyo lang basta kasi hindi mo mapasok kung hindi nakashoot sa guide. Then, pag nakasagad na, kailangan sakad. Ikutin mo lang. Yan, kamay lang, pwede na po yun. And then, after that, yan, support pa rin sa arm. Dito parati yung hawak natin sa bakal. So, hindi pwede dito sa tube. Yung sa tube natin, nakasupport lang po tayo dyan. Tapos, medyo iikot-ikot mo lang. Kapag na-shoot niya, yan, pasok nyo lang. Yan, so okay na po yung nakalock na, pero hindi siya pwede nakaganyan lang. For safety po, kailangan po natin ang teflon. So, lalagyan po natin ng teflon yung lock. Kasi para hindi matanggal yung lock niya. Yan yung ginagawa po natin para for safety lang po yan. Saka niyo bababa ito. Pag nakababa na, yan, baba niyo yung rubber. Para hindi umangat ito, nakakontra. Okay? And then, pag natapos niya, proceed tayo sa tube. So, yung tube, ito po siya. So, yung pagkakabit natin, kailangan nakakabit pa rin yung ito, importante, para hindi naman po nadudumihan yung ating x-ray. Ating tinatanggal itong balot. Yan. Para namimintin natin yung x-ray na malinis. So, ganyan po kami magkabit ng mga x-ray natin. So, kakapain nyo lang. Yan. Pag hindi po nakapasok agad, huwag nyo pilitin. Kasi may posible, baka mamaya, hindi nakashoot ng mabuti yung thread. Tapos, ano lang, sakto higpit lang, huwag nyo itudo. Then, pag okay na, tanggalin nyo na yan. Malinis siya. And then, yan. Nakapain nyo lang. Itapat nyo lang po. Sisilipin nyo lang dito sa side para nakikita nyo yung pag-shoot. Yan. So, support. Stay. Okay? Then, pag natapos na lang, ito po, spare air dito. Spare parts natin to. Sobra na natin yan. Ito, 1, 2, 3. Pasok nyo lang. Kapain nyo lang. Yan. Kung pumasok, ganon. Slide. Okay? Pag pumasok lang, push nyo lang. Ganon. Slide. Pumasok. Yan. Push mo lang. Yan. Yan. Pag tumapat, push mo lang. Yan. So, lagay mo lang to. And then, ito ang ating tool. Ganon. Yan ang atin nyo. Para po hindi siya mahugot. Maglalak na po yun. Pag inupuan mo lang, medyo mabigat. Igaganon mo lang. Yan. Then, matigas na po yun. Hindi na matatanggal. So, yung holder, dito po yung nakalagay.
Yan, may dalawang screw kayo makikita dyan. Ayan, saka mahigpit na. Okay, kabit na natin itong ating X-ray control. X-ray controller. Ayan. So, susut ko natin dito. Ayan, andito yung on and off. Kasi new fuse yan. So, kung nagkaroon ng problema yung X-ray, minsan, kung nawala ng power, pwede nyo tanggalin to. Screw tight. Then, pag nahugot, fuse lang po yan, papalitan ng fuse. Then, dito nyo siya ilalagay. Mapapansin nyo, may guide. Ayan, ito yung guide. Shoot ko lang. Hindi nyo siya mapapasok kung hindi po tumapat dun sa guide. So, yan. Yan, din nila. Pag pinasok nyo pala, medyo kukontrahin nyo dito sa taas. Kasi baka pag tulak mo, matanggal to unit niya. So, kukontrahin mo lang dito. Then, saka nyo mapasok yan. And then, yan, pasok nyo na. Ito yung pinaka-hold nyo. To 20 po. Yan, saksak nyo lang. Yan, direct na, to 20. Maintenance grace natin. Para dito po yan. Yan. Angatin nyo lang siya. So, tatanggalin nyo ulit yung lock. Diba, kunwari, medyo matagal mo nang ginamit. Pwede mo tanggalin ulit yung lock, tapos baba mo ulit. Yan. Grasa po yan. Lagay nyo lang doon, sa loob. Yan. Pero hindi sa kuryente, dito lang sa gilid. Para yung pag-iikot-ikot nito. Ayan. Ngayon po kasi may grasa pa yan. Papansin nyo, basa. Ayan. Ayan. May grasa sa ngayon kasi siyempre kakalagay lang natin. So, dyan po yan nilalagay. Tanggalin nyo yung lock. Baba nyo, support nyo lang dito. Then, saka nyo lagyan yung paikot. Ang grasa. Saksakan natin. Direct na 220. Saksak lang. Ayan. Ito yung power on and off. Ayan. Tapos, kung nakauna. Ito yung control po natin. Hindi mo hawakan. Pindutin nyo lang. So, baba siya. Ayan. Tapos, kunwari, bagang. Ayan. So, putok lang natin doon. X-ray. So, unang pindot. Ready. Then, pangalawa. Ayan. Napansin nyo, umilaw yung dito. So, ibig sabihin na na-process na yung ating X-ray. Then, antayin nyo lang. Babalik po sa normal yan. Ayan. Tapos, kung child naman, dito nyo lang pindutin. Ayan. Tapos, kung anong ngipin yung kukunan mo. Ayan. Actually, nakasit na po siya. Hindi na namin siya ginagalaw. So, mapapansin mo, 26. Ayan, sa bagang. Medyo mas mataas yung bagang. So, kung dyan, then X-ray. Unang pindot, ready. Then, pangalawa. Ayan. Kasi nilaw siya. So, okay na po yun. Kasi yung position ng ating X-ray, nakaganito po dapat siya. Para hindi po mabangga. Pwede nakaganon or nakaganon. Tapos, nakatapat. Nakagirit siya.